Welcome back dito sa channel natin. Muli tayo nagbabalik dito sa Binondo at Intramuros area dito sa Manila. Sa nakalipas na mga taon, unti-unti na nga nag-boom at nagkaroon ng mga bagong developments dito sa Binondo. Makikita naman natin dito sa gilid ng Pasig River, napakarami ng mga bagong development na itinayo dito katulad ng mga residential condominium at mga office building. Dito tayo magsisimula sa kabilang side sa Binondo area at tatawid tayo dyan sa tulay papunta sa Intramuros. Ito ang Binondo-Intramuros Bridge, ang pinakabagong tulay na nagdudugtong sa dalawang historical na lugar dito sa Manila. Ang Binondo kung nasaan ang pinakalumang Chinatown sa buong mundo at ang Intramuros na isa sa pinakamakasaysayang lugar sa ating bansa. Ilang buwan ang nakaraan nang binuksan na itong mga hagdanan dito at pwede na tayong dumaan dito paakyat dyan sa tulay. Kapansin-pansin naman na malinis na ngayon ang Pasig River, lalong-lalo na dito sa Manila area. Hindi katulad noon na maraming palutang-lutang na basura dito sa ilog. Ang bagong tulay na ito ay binuksan noong April 2021 na isa sa mga proyekto ng Build 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 Project ng nakaraang Duterte Administration. So ayan guys, nandito na tayo sa taas ng tulay. Makikita naman natin dito ang mga bagong developments sa paligid ng Binondo. Patuloy na dinadayo ang Binondo-Intramuros Bridge dahil sa magandang disenyo nito. Maganda rin ang location ng tulay kung gusto mong manood ng Manila Bay sunset. Ang Binondo-Intramuros Bridge ay kilala din na Friendship Bridge. Ipinatayo ito sa tulong ng bansang China. Papunta na tayo dito sa kabilang side sa Intramuros. Sa magkabilang bahagi ng tulay, merong mga riverside park.
Sa ngayon, makikita naman natin malinis pa ang tulay isang taon mahigit mula nang ito ay binuksan noong 2021. Makikita pala natin dito yung ginagawang restoration sa mga lumang building dyan sa Escolta sa Maynila. Sana lahat ng mga lumang buildings dito sa Escolta pati na sa Binondo ay magkaroon ng rehabilitation katulad ng ginagawa sa ngayon. Andito na tayo sa isang riverside park sa kabilang side ng tulay. Uy, ano tong nakikita ko? Mukhang nagsisimula na. Parang meron nang nagluluto dito sa gilid ng tulay. Ang dami na mga basag na bote at mga basura dito sa baba. Kailangan talaga na meron nagbabantay dito sa magkabilang side ng tulay dahil nagiging tambayan na ito. Kapag napabayaan kasi ito, lalo na dito sa ilalim ng tulay, baka mapuno na ng mga graffiti at mga vandalismo. Andito na tayo sa itinayong Riverside Park sa gilid ng tulay dito sa Intramuros. Mula dito, kitang-kita naman natin yung mga bagong developments dyan sa Binondo area. Marami na nga dumadayo dito sa Binondo-Intramuros Bridge at nagiging tourist spot na nga ang lugar na ito. Doon naman sa kabilang side, meron ding Riverside Park. Sana lang yung mga pumupunta dito hindi mag-iwan ng mga basura. Panatilihin natin na malinis ang bagong Binondo Intramuros Bridge. Mula dito sa tulay, makikita natin ang Manila Bay Sunset. Ito naman ang view ng Intramuros mula dito sa kabilang side sa Binondo. Marami pa palang mga bagong residential condominium na itinatayo dito sa gilid ng Pasig River. Mukhang malapit nang matapos yung ginagawang mga bagong buildings dito.
Anong masasabi nyo sa mga bagong developments sa lugar na ito sa Maynila? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Meron na pala tayong Facebook page. Please like and follow Neon Plus. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.